Magandang araw po sa inyong lahat. Recently ay nagkaroon kami ng mga cases ng sumbong coming from our parents and even to our students. Ano? Sabi ng mga parents nila, yung mga anak daw nila na enrolled sa amin for the school year 2020-2021 ay nabubuli sa social media, in particular sa FB. Ano? Alam nyo, dear parents, ano, dear students, ito ang isang worry ng DepEd at worry din ng mga paaralan ng mga school. Dahil kasi sa distant learning, ang isang platform, ano, ang isang platform na gagamitin natin sa online ay gagamit talaga sila, gagamit yung mga estudyante natin ng FB at FB Messenger. Kaya magiging madalas, ano, magiging madalas yung paggamit ng social media ng ating mga estudyante. Dahil yung paggamit kasi ng online ay isang best tool para sa pagkatuto ng ating mga anak, ng ating mga estudyante sa distant learning. Kasi dahil exposed yung mga bata natin, ano, sa paggamit ng social media, kaya malaki lagi yung possibility na magkaroon ng mga bullying sa mga post ng mga bata natin, lalo na doon sa FB. Alam nyo, dear students, dapat hindi nyo to ginagawa, no? Dapat you should not creating posts in the social, you should not creating posts in the social media na magpapahiya doon sa pagkatao ng inyong kapwa estudyante, or huwag kayong magpo-post ng bad words na nakaka-humiliate, ano, ng kapwa nyo tao, ng kapwa nyo estudyante. Lahat ng mga post nyo, no? Lahat ng mga post nyo, sino man ang magpo-post ng mga defamatory, ano? Yung mga salita, diba? Yung mga salitang nakakasira ng dignidad ng inyong kapwa, lahat ng ito ay pinagbabawal ng inyong paaralan. At kung kayo ay mag-aaral, no, ng isang paaralan, o kaya students namin kayo dito sa aming paaralan, ano, gagawa ng hakbang. Gagawa ng hakbang yung paaralan para mabigyan kayo ng disciplinary actions. Alam nyo, dear students, alam nyo, dear parents, kung grave na yung offense ng bata, ano, sa bullying, kung mabigat na yung kasalanan ng bata sa bullying, sa social media, maaaring magpataw ang school, ano, ng mga disciplinary actions. Ano? Ano itong mga disciplinary action? Pwedeng masuspindi ng ilang araw. Ano? Pwedeng masuspindi na, pag sinabi natin suspindi, hindi papapasukin, no? Nang pwedeng isang buwan o mahigit sa isang buwan. Alam nyo ang pinaka-worst, ano, sa disciplinary action na ina-apply ng paaralan, ano? Yung expulsion na pwede itong i-apply sa inyo. Ano? Now, alam nyo pag in-apply sa inyo itong expulsion, ano, hindi na kayo maaring tanggapin sa lahat ng public schools. Alam nyo mga bata, ang ganitong case ay tinatawag nating cyberbullying. At alam ko, alam na alam nyo yan, eh, yung tungkol sa cyberbullying, hindi ba? At ang cyberbullying ay isang crime. Ito ay isang krimen, ano? Na may katapat na kaparusahan na ayon sa ating batas. Ano? Kaya lang sasabihin nyo, eh Sir Bong, ako naman ay minor. Ano? Kahit magkasala ako ng cyberbullying, ay hindi naman ako makukulong. Yan ang akala mo, ano? Yan ang akala ng ating mga parent, ano? Na hindi kayo mapaparusahan. Ano? Pero kahit kayo ay minor, ano, kahit kayo ay wala doon sa hustong gulang, kapag nag-violate kayo sa ganitong crime, may procedure yung ating gobyerno para kayo maparusahan, ano? Huwag niyong sabihin na kayo ay minor. Alam niyo dapat, dear students, ano, huwag niyong gawing reason na komo kayo ay minor, ano, ay hindi kayo pwedeng makulong. Sa mga offender, ano, sa mga lumalabag, ano, na minor sa cyberbullying. Alam niyo pwede kayong ireklamo ng mga parents ng mga students, ano, na binubully niyo doon sa social media. Kasi ang gagawin ng mga parents, ano, ang gagawin ng mga parents nila, didirekta sila doon sa ano, pupunta sila ng diretso sa police, sa PNP na nag-handle ng mga kaso tungkol doon sa minor na lumalabag sa cyberbullying. At pag na-determine, ano, na-assess ng PNP na may merit yung sumbong laban sa inyo,
Alam nyo ang gagawin ng PNP ng mga pulis, pupuntahan kayo, pupuntahan ka dyan sa bahay nyo at dadalin kayo doon sa presinto. Gusto nyo bang mangyari yon? At kapag tinuloy ng mga parent, ano, yung kaso laban sa inyo, dadalin ka ng mga pulis, dadalin ka ng PNP doon sa fiskal. Kahit ikaw ay, huwag mong sabihin na ikaw ay minor. Ano, may ganitong procedure ang ating government. At yung fiskal, gagawa ng ruling yan. Ano? Ipapasok ka sa city jail? Hindi. Ha? Ipapasok ka doon sa DSWD. Doon sa DSWD, hindi ka maaaring lumabas pag pinasok ka doon. Sila muna ang tatay yung guardian mo. No? Pag nandun ka, hindi ka nila po pwedeng palabasin basta-basta. No? Pag nandun ka, hindi mo makikita yung family mo. Nakakalungkot. Ano? Alam nyo, sa school natin, meron na tayong mga ganitong cases na naipasok sa DSWD. At mahirap ito, no? Mahirap ito na mangyari din sa inyo, ano? Kaya dapat yung mga estudyante natin, mag-iisip muna bago gumawa ng bagay, ano? Bago kayo gumawa ng bagay na pagsisisihan nyo in the end. Kung may nakagalit ka, huwag mong gamitin yung social media para ipahayag yung galit mo, ano? Kung naaasar ka doon sa classmate mo o doon sa kapwa mo, ano? Or doon sa isang student, huwag kang mag-post sa social media nung galit mo laban sa kanya. Kasi pag nag-post ka, no, ng galit mo laban sa kanya, magiging defamatory to at magiging cyberbullying ang tawag dito. Ang tamang pamamaraan, alam nyo, dear students, kung may ginawang mali sa inyo yung kapwa nyo estudyante, ay magsabi kayo, no, magsumbong kayo, doon kayo magsumbong o mag-PM, mag-text doon sa inyong advisor, ano? I-PM mo lang sa advisor mo yung ginawang mali sa'yo ng kapwa mo, estudyante. Ano? Now, hayaan mo na yung advisor mo ang gumawa ng paraan para ma-call, ano? Ma-call natin yung attention, ano? Kasi ang advisor mo, ipagbibigay alam yan doon sa guidance, ano? At ipagbibigay alam din yan kay Sir Bong. Ano, tapos ang paaralan na ang magko-call ng attention, ano, doon sa parent ng estudyante na gumawa sa iyo ng pagkakamali. At ang paaralan na, no, hayaan mo na yung paaralan ang gumawa ng aksyon para sa iyo. Basta ikaw, ano, kalma ka lang. Pigilan mo mag-post, ano, huwag kang mag-post ng mga bagay na nakakasakit. Yung sinasabi nating defamatory, huwag kang mag-post doon sa FB or any social media, ano? Now, huwag ka dapat, ano, iisipin mo lagi, huwag kang lalabag doon sa cyberbullying. Ang panawagan natin, ano, sa ating mga estudyante, ang panawagan natin sa ating mga magulang, kung magkakaroon kayo ng ganitong case, na ganitong cyberbullying, alam niyo po, ipagbigay alam niyo kaagad sa paaralan, ano? At kami naman sa paaralan ay a-action agad, ano? Kasi mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan para sa ating mga estudyante na gumawa ng cyberbullying, ano? At sinabihan na natin yung lahat ng ating mga guro na i-check yung mga account, ano, ng ating mga estudyante, yung mga post nila sa FB, at kung may nakita tayo na lumalabag, ano, lumalabag, may mga bad words, may mga defamatory, ano, i-call ka agad yung attention ng kanilang parent, ano, at agaran kaming magbibigay ng aksyon, at kung talagang lumabag, magbibigay kami ng disciplinary action doon sa bata, ano. Alam nyo, mga bata, nag-enroll kayo sa paaralan para ano? Para mag-aral, ano? Nandito kayo sa paaralan para ano, matuto ng tamang pag-uugali o matuto kayo ng tamang values, ano? Dapat, mga bata, huwag kayong gagawa ng bagay na taliwas. Taliwas doon sa nais ng ating paaralan. Maliwanag ba ito? Maraming salamat sa inyong lahat.